John chapter 4, si Jesus sa Samaria. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagat at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon. Bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagat. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukit na ibinigay ni Jacob sa kanyang mga anak na si Jose. Dito matatakpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigit at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagat dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka niya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala kam naman pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay mamana pa sa aming ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay ng walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapakat lima na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi niyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Sinabi naman ni Jesus, "Maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang iyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapakat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapakat ganyan ang uri na pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ang lahat na bagay. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy," sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling yun at nagtaka sila nang makita nila nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong sa babae, "Anong kailangan ninyo?" Wala ring nagtanong kay Jesus, "Bakit ninyo siya kinakausap?" Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halit kayo, tignan nyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat na ginawa ko, siya na kaya ang Kristo?" Kaya lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus.
Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Rabbi, kumain na kayo." Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkain hindi niyong nalalaman." Kaya nagtanong-tanungan ang mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at 9 na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan niyo ang mga bukit, hinuk na ang mga trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya makasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito nakakatotoo ang kasabihan, iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinakiraban." Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. "Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa." Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, "Naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig na namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan." Pinagaling ni Jesus ang anak ng isang pinuno ng pamahalaan. Pakaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagpatotoo na ang isang propetay hindi iginagalang sa sarili nitong bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapakat nasa Jerusalem din sila nung pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nakpunta muli si Jesus sa Kana sa Galilea, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum, ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at nakihingalo na. Nang mabalitaan niya, bumalik na si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya nito at pinakiusapan pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalakhan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya." Ngunit sinabi ng pinuno, "Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak." Sumagot si Jesus, "Umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak." Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, "Anong oras nang bumuti ang kalagayan niya?" "Alauna pong kahapon nang siya'y mawalan ng laknat," tugon nila. Naalala ng ama ng noong oras na yon, sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi mamamatay ang iyong anak." Kaya't siya at kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. John 5, ang pagpapagaling sa Betsata. Pagkaraan nito ay dumating ang isang pista ng mga Hudyo at puminta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Betsata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig, at ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman.
may isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lang ako, may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautosan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigi ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang aking ama ay patuloy sa kaniyang gawain hanggang ngayon, at gayon din ako." Lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyan ang Diyos ang kaniyang ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kaniyang sarili sa Diyos. Ang kapangyarihan ng anak. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kaniyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak. At ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipapakita sa kaniya ng ama upang kayo'y mamangha. Kung paanong ibinabangon ng ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kaninuman ang ama. Sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa ama na nagsugo sa anak. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sinumang makinig sa kaniya ay mabubuhay. Kung paanong ang ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Mga saksi para kay Jesus. Wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod,
kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpadala kayo ng mga sugo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kaniyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinapagawa sa akin ng Ama na siya ko namang ginaganap ang nagpapatotoo na ako'y isinugo ng Ama. At ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ang kanyang anyo. Hindi na natili sa inyong mga puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa isinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao. Subalit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Paano kayo maniniwala sa akin kung ang hinahangad ni Diyoy ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos? Huwag ninyong isipin na ako ang magsasakdal laban sa inyo sa harapan ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo. Kung talagang naniniwala kayo kay Moises, maniniwala din kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit, kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? Ang pagpapakain sa 5,000. Ika-6 na kabanata. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti." Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao," sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang mga tao. Sa kanila'y may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay
at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis nang di masayang." Ganoon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sebada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan." Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwan na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Hinanap ng mga tao si Jesus. Kinabukasan, nakita ng mga taong naiwan sa dalampasigan na iisa lamang ang bangkang naroon. Nalaman nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito'y sumakay sa bangka dahil ang mga ito lamang ang umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at dumaong sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Kaya't nang makita nilang wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang pinapagawa ng Diyos? Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. "Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin?" "Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat.
sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan." Sumagot sila, "Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito." Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabing ngayong bumaba siya mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, "At silang lahat ay tuturuan ng Diyos, ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit, upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin?" Sinabi ni Jesus, "Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom
ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya'y nagtuturo sa Kapernaum. Mga salita tungkol sa buhay na walang hanggan. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi. Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya. Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, "At kayo, gusto rin ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12 at ang isa sa inyo ay Diablo?" Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya nakabilang sa 12 ay magkakanulo sa kanya.